Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Ialay natin ang misa ngayon para sa inyong family, para sa inyong personal intention, and para sa inyong karamdaman. May God heal your sickness and strengthen your body and your soul. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang ang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama na may makapangyarihan, ang inyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang inyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa amin walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sinabi ni Job, "Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan. At sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig? Waring kayo itong Diyos? Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di na sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik, namamasdan ko na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, makikita ng may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin.
Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ng may kapal sa kanyang lupang hinira. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ng may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bagong mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa iyong mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang alihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sasabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakal nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila makakamit nito, manatili kayo sa bahay na inyong itinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan. Nalalapit na ang paghari ng Diyos sa inyo, ngunit sa alinmang bayang hindi tumatanggap sa inyo. Lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapakpak namin bilang babala sa inyo. Ngunit, pagkatandaan ninyo na lapit na
sa inyo ang paghari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang Jaon kaysa dinanas ng mga taga sa Duma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Kumain na ba po kayo? Nagutom na ba po? Okay. Ang unang pagbasa ngayon, Si Job ay isang banal, isang matuwid tao. Kahit matuwid, mabuti siya, pero nagdusa siya. Sobrang mahirap, masakit, nagdusa siya. Bakit po ang tanong ito? Bakit ang banal na tao nagdusa? Diba? Alamin nyo, ang pagdurusa ay galing sa kasalanan. Ang kasalanan ay dahilan ng pagdurusa, dahilan ng pagsakit. Pero si Job, hindi siya kasalanan. Bakit siya nagdurusa? Sobra. Sinabi niya, parang, he cursed the day of his birth. Kahit nagdusa siya, pero hindi siya magmura sa Diyos. Sa ngayon po, paano siya, anong po, sinabi niya po, ay parang, nawawala na. At sa gitna nitong Diyos, ako'y kanyang, opo, parang sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito'y magkagawin isang buong aklat at sa batoy maiukit itong mga salita ko. Sala po, sana ay ang sakit ko ay maisulat sa bato. Diba? Kasi sobrang magdusa. Gusto niya wrote all of the sakit, all of the things. So, tanong po, bakit ang bana ay magdusa? Bakit po? Hindi ko alam po. Kasi ang pagdurusa, ang pagsakit ay mystery. Pero siguro, ito po ay sinusubok siya ng Diyos. Diba? Kahit diyan, pero siya hindi magmura sa Diyos. Pero magpapuri, magbalis sa Diyos. Pas sinabi niya, naked I come from my mother womb, and naked I will come back. The Lord give, and the Lord will take it away. Blessed be God. Papuri sa Diyos. Diba? And kahit magdusa siya, pero may pananampalataya siya. Kung may pananampalataya, kung may sumasampalataya siya, siyempre po, umaasa siya sa Diyos. May pananampalataya, may pag-asa. Kaya sinabi niya po, ay siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sinumang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya. Umaasa siya sa Diyos. Diba?
It means he hope to see God, to see the glory, to see the kingdom of God. He hope to have the eternal life, ang buhay na walang hanggan. Yan ay inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay ang Diyos. Ang inaasahan niya ay ang gantimpala, ang glory. Diba? Kasi may pananampalataya siya. Mahirap talaga po. O matakot talaga kung tayo nagdurusa, pero walang pananampalataya. Nagdurusa nang walang pag-asa, nang walang pag-ibig, nang walang kahulugan. Mahirap yan talaga po. Diba? And ito po, sinabi niya, bakit iniusik ako ng Diyos? Bakit iniusik ako ng Diyos? Ang Diyos, ang magpasubok pa, tama ba? Apo. And siyempre po, maraming kayo dito po magsisimba. Nagsisimba din kayo, di ba? Nagsisimba kayo po. Mabuting person din po. Pero bakit minsan o madalas tayo ay nagdurusa din? Bakit po? Bakit nagsimba? Believe sa Diyos, pero may subok, may pagdurusa sa buhay din po. Pero kung may pananampalataya, may pag-asa sa Diyos. And maraming tao po ngayon nagdurusa ng walang pag-asa, ng walang pag-ibig. Kaya ngayon sa Ebanghelyo po, si Jesus nagsugo o sinusugo ang mga alagad, tinatawag ang mga alagad ni Jesus para magpahayag ng salita ng Diyos. Magpahayag sila ng mabuting balita. Diba? Sa mga mahirap, hindi masamang balita po. Pero ang mabuting balita, kasi mabuti, kasi magbigay ang balita po ng pag-asa. Bigay ang pananampalataya at bigay ang ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Yan ang tungkulin natin, tinatawag tayo din ng Diyos para magpahayag, manggagawa. Work for the kingdom of God. So, malinaw ba po sa inyo? Naiintindihan ninyo ba ako? Totoo? Opo. Kung hindi po, pwede ulitin ko hanggang maintindihan ninyo ako. So, all of us, you are called by God to share the world, to share the good news to the others, and to work for the kingdom of God. Okay? Tama ba? Anong gagawin ninyo? Tapos ang misa. Anong gagawin po? Kakain lang? Tutulog lang? Di ba? Uwi lang? Di ba? Pero tingnan ninyo sa mga Protestant. Anong tapos po sila magsimba po? Pagsimba, anong gagawin nina? May group, di ba? Dalawa, tatlo, sila sa daan, sumigaw. Tao po! Kahit alas 12 na, di ba? Minsan ay natutulog pa. Umalis kayo! Natulog pa, maingay eh. Kulit kayo. Pero babalik sila ulit. Di ba? Dapat tayo din magpahayag ng, balita, di ba? Ang mabuting balita ng Diyos. Okay, malinaw ba po? Kaya ba? Kaya pa?
O na, gutom na? Antok na? Okay, bahala sa inyo lang. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang makaloob ng inyong pagpapalang sa amin umaagos sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong lupa, ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa inyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin inyong pinakikiharapan sa pamagitan ng inyong anak na aming na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Pilay'y nagpalakap at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin ba na ikaw ang buka ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong ba na ang kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan, kanya pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na may nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayo rin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patrusin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at San Jose na kanyang kalinis nilisang sang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat na mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararanga mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakakakaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaroban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at idayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaroban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magligayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya
at pampasandambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosisi ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatamba sa kaluwalhatian ng aming nagnilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayon ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, kabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CVCP dito sa Arsidiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamigay ng ating mga tagapaglingkod
para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ika-apat, ngayong Sabado, ika-5 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanihang magdala ng kandila. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayuno po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasa gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Awit-awit ng Ave Maria sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihalo, ihatid mo kami sa langit ng Ama.